quite wonderful presentation. But ang pinaka yung complain yung customer na pangit ang art. So overall, it all comes down to the satisfaction sa taste ng customer sa iyong coffee. That's why ang mga barista, they have to calibrate, they have to improve their skills in coffee preparation, they have to innovate how to improve the quality of their espresso. That's why dapat everything should be balanced. But that's why pag a barista is siyempre dili lang siguro ka ng kabulag latte art, dili lang siguro kabulog ka ng how to make a very tasty espresso. Sa ako ang mabod, ang pinaka-importanting quality aspect sa barista is the cleanliness. Diba? Kung sa kalimpyo ang iyang bar, kung sa kalimpyo ang iyang area. Because if ang area mabod is dili kayo siya organized, very disorganized, makita lang ako nga gubot kayong bar, hugaw kayo ang mga steam wands, hugaw kayo ang mga area niya. So it will reflect that to the barista itself. Kaya kumangon, even if makayo ka siyang mutimpla, kabulo siyang mula TR, pero paghugaw ang bar, warag ka na, it still needs a proper training. That's why I always consider cleanliness as part of the skills of being a barista. Okay? And so ang ako lang mahatang advice sa mga is or katong mga coffee enthusiasts na ganan ng coffee, always look back where the coffee comes from. Because kaning coffee ang kong ipag-prepare is dagan kayo ni siyang kamot nga gihagian, di ba? Sa farmer, especially sa farmer, coffee farmer. Because na-witness na po ito sa pangantukan ng Kindon. During our harvesting season, nakita na po nga ang trabaho sa pag-harvest, grabe ka kwan kayo, kanang puti kayo. Kanang mga punuan sa robusta na grabe ka taas, nisod kayo, ano. That's why, every day, 5 to 6 kilos lang ako ma-harvest atong atay. And nakita na ko nga, warag nisod yun kayo ang kinabuhi sa farmer. And especially, kanang ilang income is dilipot usang may justify. Murag ito, kanang survival income lang ang ilang nakuha. That's why, ako mo is, I always advocate the traceability. Diba? Sabihin yung kung kayo magkape, you should be able to know kinsa ang nagharuan ng coffee. Which is that those are the farmers. That's why, especially coffee, it's not just about the taste, it's all about the traceability, transparency, and sustainability of the coffee. Mo nang pinaka-importante sa specialty coffee, it's not just the